Hi guys! Welcome back to my channel all about lulahilin. Ngayon, magkukulay po tayo ng buhok. Ayan! Ayan! Tingnan mo, magkaiba ang kulay. Oh. Ayan. Ayan, iba. Magla-like, lalo na ang buhok niya ngayon sa roots niya ay virgin hair na yan. Malusog na ito. Buhok niya na talaga yan. Para ma-achieve mo ang kulay na light na gusto niya, kinakailangan i-bleach. So, hindi natin kailangan i-bleach dahil nakakasira ng buhok. I-explain nyo sa inyong customer na nakakasira ng buhok ang bleach. Pero ma-achieve mo ang gusto mong kulay na may kulay green, pink, or anong kulay gusto mo, ma-achieve mo yun. Pero, kung hindi natin i-bleach, lalagyan natin siya ng very light para kahit papano magpantay sa dito sa kulay ng dati niyang kulay. At the same time, kada tagal-tagal, nagla-light naman. So, ititimpla ko na yung kanyang kulay. So, ito yung kanyang panimpla, 12%. Para magiging light, 12%. Ito po yung hinahalo sa bleaching. Kaya 12% para mag-very light. Pero dahil may white ang kanyang buhok, kaya kailangan 6% ang ating gagamitin para makover naman ang kanyang white. So, 6% ang ating gagamitin sa kanya. Hahaluan ko ng 12% para mag-light yung 6% na makover yung white. So, dahil makapal ang kanyang buhok at mahaba, uubusin natin ang isang tube. So, i-squeeze mo lang yan siya, oh. I-squeeze mo siya. One is to one. Eh, ako tansyado ko na itong mangkok ko sa isang tube. Mapupuno na siya. So, dahil haluan natin siya ng 12% para mag-light ang kanyang buhok, haluan natin siya ng 12%. Ito ang magla-light yung 12%. Matapang kasi ito. Then, hahaluin natin siya hanggang sa malusaw. Kailangan, pantay mo siya pagkahalo para kapag ipinahid mo siya sa buhok, ay pantay din. Wala ako naghalo ng konting dark kasi dapat dahil may white siya, hahaluan ko ng konting dark. Hindi na natin naghalo ng konting dark dahil dark na rin naman ang kanyang buhok. Dahil may pang cover na rin dito siya sa white. Para pag lumabas yung white niya din, ay parang highlights. Dahil ang nilagay nating kulay ay light. So, ang kanyang buhok ay puti, magiging highlights ang tawag ko. Ayan, halo natin ang puti. Ng plastic over para hindi matalsikan ang kanyang damit. Ayan, lalagyan natin siya ng plastic. Then, magsusuot kayo ng guantes or gloves para hindi mansahan ang inyong kamay. Guantes or gloves para hindi mamansahan ang ating kamay. So, dapat meron tayong plastic cover sa kanyang tainga, yung cup, earring cup, din dito rin sa kabila. Dahil natin, dahil light ang kanyang kulay, unahin natin sa dito sa batok. Mas matagal
matagal kasi ito maluto. So ito unahin natin. Dahil natatakipan siya ng araw, kaya kailangan dito natin unahin sa ilalim. Kasi once na dito tayo nag-una sa itaas, sa tuktok, ito may sariling init. Kaya mas madaling maluto. Ito matagal. So kung inuna natin ito at dito sa ilalim may huli, minsan nakikita kayong kulay na matingkad dito, tapos dito dark. So hindi siya maganda tingnan. So umpisahan natin siya sa ilalim. Ayan, kuha ka ng kaunti. Then iipit natin dito. Didirik kayo ng inyong tissue. Tig kayo ng tissue kasi kapag ka natalsikan, in case na may magtalsik sa kanya, may pangkunas tayo. So, pwede mo rin i-alok sa yung client na mayroong tissue. Yan, magtitira tayo ng ano, isahod nyo ang inyong apat na pala, isahod nyo para yan ang magtulak sa kanyang batok para hindi magdiretso. Tira kayo ng one inch. Ihuli nyo po yung 1 inch. Then, kukulayan nyo po kung sa hanggang saan ang kanyang walang kulay. Dahil ito may kulay, so stop lang tayo dito. Ito lang ang kukulayan natin. Magmula dito sa yanga roots, 1 inch, yan ang kukulayan. Then, mag-i-stop tayo sa may kulay. Kasi kapag idiniritso natin dito, maluluto na kagad ito kasi luto na ito eh. Hindi tayo magdidiritso dito. Hanggang dito lang tayo, no? Yan, ganyan lang siya. So, may natira ang hindi kinulayan at ito. Matapos yun lang din ang gagawin nyo, ganito lang din. Ingatan na hindi magpunta muna sa kanyang scalp. Ayan. Hanggang dyan lang siya. Ayan. Kasi ito at ang ito sa dulo, ang roots at ang ends, isabay natin mamaya sa paglagay kapag ka alam mong ito ay naluto na. Ang kanyang gitna. Guys, check upin natin. After ng ilang minuto, check upin natin. Ayan, medyo nagkulay na siya. Ayan. Yung kulay niya medyo nagkahawig-hawig na siya dito. So, maglalagay na tayo ngayon ng roots. Pagyan na natin, magro-roots tayo. Ganun to natin, oh. Ayan. Para centralize na ang pagkaluto niya. Ayan. Ayan. Kasi mas mabilis ang pagpahid natin ngayon dahil nasa roots na tayo. Medyo pabilis niyan. Lalagyan muna natin yung mga gilid-gilid. Yan. Dito rin sa kapila. Yan. Pag-roots na tayo. Ganyan din dito sa kapila. Gaya kanina, ayan o, nakapanatili. Lalagay natin. Para may tumak tayo, para mas madali. Kung mag-iisa ka lang, sampay mo na lang yan. Pero kung may kasama ka, para mas mabilis, may tagahawak. So, magro-roots na tayo. Medyo may hapdil na ng konti yan dahil sa roots na tayo. Then, isabay mo na itong laylayan niya. Yan, medyo kailangan mo nang bilisan. Direksyon ng gamot, kailangan huwag didikit 1/2 inch. Pero kung hindi mo siya kagad lalagyan, mabilis tumubo ang buhok, di ibang kulay ng puno kaysa dulo. Kaya ang ginagawa natin, huli na siya nilalagay pag malapit na luto yung kulay ng puno. Para hindi siya nakababad sa scalp.
nakita niyo yung pinaka-roots niya, oh, hindi pa siya masyado luto. Kasi nga, nakatag, wala siyang, bukod sa wala siyang init, dito, nakakover siya sa araw. Kaya yan ang matagal pa luto. Natira yung ilalamas natin sa so, hindi siya ganun kaluto. Kasi luto na siya. Para lang na ma-refresh lang yung kanyang kulay. So, para makita mong gradual na yung kanyang kulay, ito, tingnan mo sa salamin, ma'am, pati na siya halos kulay, diba? Ito talaga ang bagay sa'yo. Kaya kulay. Color. Color is an art. Color is for youthful looking. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Look at this. Oh. Ayan, kailangan sa paggawa nyo, importante na mayroong relo, may oras. Pero sa akin, kahit walang oras, natatansya ko na kasi hindi mo na kailangan pag sinabuhay mong 30 minutes, 30 minutes mo siya talaga babanlawan. Makikita mo na mismo kung nag-action na yung color ng buhok at alam mo nang na-achieve na, hindi mo na kailangan yung 30 minutes kung 20 minutes ay naluto na siya. So, ayan. Na-achieve na natin, hindi tayo pwede magbalot. Hayaan mo siyang nakatiwangwang para pantay ang iyang kulay. Guys, ito yung ano, punas-punasan natin yung kanyang mga balat. Ayan, punas-punasan. Yung kulay niya, gradual na po, from roots to ends. So, babanlawan na po natin. Iipit nyo sa kanyang tenga, then para hindi magpuntang tubig, i-tapik mo dito sa cover, then gaganyanin mo siya, oh, tubig ka. Mababadlawan mo kanyang scalp na hindi mabasa yung tenga. So, proteksyonan lagi ang tenga. At dahil maganda naman ang kanyang shampoohan, nakarelax na siya, pwede na rin siya dyan magpatulog-tulog. Lalagyan mong kanyang dulo ng dulo. Sa kanya. O, di ba? Pwede mo na siya ngayon kakamot-kamotin. Ayan. Ay. Ayan, tingnan mo ang lambot-lambot. O, ang lambot-lambot ng kanyang buhok. Binabaw na kalawa natin. Kita, tingnan. Smooth and shiny. Ayan, kakamotin na natin para mabandawan mabuti. At the same time, masarap sa pakiramdam. Medyo pisat-pisatin natin ang kanyang buhok. Huwag siyang lamasin ng gano'n ha, pisatin lang. Ayan na po yung kanyang hair color, di ba? O, di ba? Pantay yung kanyang hair color. From roots to ends. Gradual. Pero by the way, oh, ito na oh, ang buhok ni Mama. Oh. Makintab. Kung kulay na yan, ay dapat, oh, tingnan mo yung kanyang virgin hair, makita mo nga malusog pa rin kahit na kinulayan. Dahil alalay ang pagluto niya, then, again, hair reborn treatment natin siya. Ayan po ang kanyang beauty ngayon.
forget to subscribe all about Lola Helen. Then click the notification bell for more upcoming videos. Marami pa akong isusunod na video sa inyo. Ang ginawa natin para sa kanya haircut pero hindi ko na gin-videohan. Gin-threading natin, then gin-hair treatment, then hair color. So yun ang nagawa natin sa araw na ito. Thank you!